Habang gumugulong ang imbestigasyon at pagtugi sa mga salari, nagluluksa naman ang pamilya ng mga biktima ng pagsabog. Isa lamang si June Ray Barbante, isang estudyante ng pamantasan sa apat na nasawi sa malagim na trahedya. Hindi maitatago ang lungkot at sama ng loob ng kanyang pamilya nang sila'y aming makapanayam. Inilarawan si June Ray ng kanyang ina bilang isang napakabuting anak at matulungin sa kanyang pamilya. Gusto niya mangyari sa pamilya namin. Marami kasi siyang pangarap para sa amin kasi mahirap lang kami. Tapos yun, nagsumikap siya para may taguyod sana niya kami. Nakapagtapos na si June Ray ng kursong Business Management at nakapagtrabaho noon sa Cebu. Ayon sa kanyang ina, umuwi lamang ito sa kanila dahil gusto ni June Ray na sila'y makapiling, kaya napagdesisyonan itong kumuha ng master's degree sa MSU. Yun lang time na nagkahiwalay kami. After noon, umabot ng 1 year, nag-enroll siya ulit. Kasi gusto talaga niya na maiangat yung pamilya namin. Yun, nagmamasteral na po yun siya. Malapit na sana siya mag-graduate. Hindi naman makapaniwala ang ama nito sa sinapit ng kanyang anak na nakita niya pa mismong nakabulagta sa pinangyarihan ng insidente. Pag anak ako, hindi saan makita kaya nabalot po siya. Balot o panapton. Pagbutang dito sa stretcher, paglantaw ako na wan ko kailap. Ano ilan ako, yung patos. Kuwalid yun di pag-anak ako. Ayon pa sa kanyang pinsan, nagawa pang maitakbo si June Ray sa ospital at akala niya nooy buhay pa ito nang abutan niya sa emergency room. Ngunit, huli na ang lahat. Patingin ko sa ER, yung bulagta yung pinsan ko. Akala ko buhay pa. Ginising ko na, John, wala na, hindi siya naka-survive sa... Kaya naman hindi nila lubos na may larawan ang galit at pigati na kanilang naramdaman sa sinapit ni June Ray na kailanmay hindi na nila muling makapiling. Masakit. Mas masakit. Kasi lahat ng siya po yung pinsan na mabait. Every time na sa bahay na kami, tumatabi talaga yan siya sa amin. Inahag niya kami, yun. Yun yung sobrang mimimiss namin sa anak namin. Sa ngayon, ipinapasa Diyos na lamang nila ang nangyari kay June Ray. Ipinagdarasal na sana'y tuluyang makamit ang hustisya, gayon din ang kapayapaan sa kanilang lugar. Sobrang namin siyang namiss. Pre, tatlo lang sila. Pangalawa siya, namimiss talaga namin siya. Sana, buhay pa sana siya. Kahit mamatay man sila lahat, hindi maibalik yung anak ko. Magandang gabi, Pilipinas!